Emilio, and as you've noticed on the title, I'm gonna be doing part 2 of DIY hair dye. Kasi I have noticed on my first video of my DIY hair dye, I was shocked na nakita ko yung views. I think nasa around 70,000 views na siya. At that time, syempre, baguhan lang ako sa YouTube, hindi ako sanay sa camera, hindi ako sanay magsalita. Kaya siguro marami ding misinterpret. Siguro yung pag-explain ko is hindi ganun kaayos and hindi ganun ka-detail. Kaya marami siyang mga comments doon na ngayon sasagutin ko clearly. So isa-isahin natin yung mga questions na nandun sa vlog ko na yun. So first, ayan, para mas maintindihan nyo, bagong ligo ako, nag-shampoo ako, nag-conditioner ako. Tinanong ko to sa tita ko na may alam about sa hair, nagko-color siya, nagre-reban siya, nagsiservice siya tungkol sa buhok. Okay lang daw na mag-shampoo ako, mag-conditioner ako before mag-color ng hair. Tapos, after mag-color ng hair is shampoo ulit para ma-wash. Para ma-wash yung chemical na nilagay natin sa hair natin. Ngayon, ang gagawin natin is, ito na, naka-ready na yung pang-color. Ito siya, Bremod. I-indicate ko na lang yung price yan. So, ito yung Bremod and I chose the shade of dust. Paulit-ulit na dust lang naman yung kino-color ko sa hair ko. Again, meron ako napansin doon mga questions, ang dami. Kung nag-bleach ako, wala. Hindi pa ako nag-bleach. Kahit yung first video ko, hindi ako nag-bleach doon. Galing kasi ako sa hair na, excuse me, galing kasi ako sa hair na dark. Although, hindi siya black ha, hindi siya black. Dark siya. Yung tipo na pag may naarawan, may color siya. Hindi ko na rin masabi kung anong color yun kasi patong-patong na eh. So, nag-start ako sa dark. Siguro masasabi ko na medium siya kasi ayun nga, kapag may light naman, may color siya. Pero hindi ganun ka-light. Nagets niyo? Tapos, yung kulay nga nun is Bremod. Dalawang Bremod na dust. Yun lang. Walang, ano tawag ito? Walang bleach. Walang bleach. Hindi ako naglagay ng bleach doon. Wala. Ito na ngayon yung pangatlong apply ko ng dust. So again, dust lang to lahat nilalagay ko sa ano ko, walang bleach. So ito, Bremod, napakamura lang nito. Meron ito sa Shopee, sa Lazada. For me, bumili ako sa Lazada. Ayan, sa dati ko nang binibilhan. So I think kasha na sa akin itong dalawa. So dalawa binili ko, tapos isang solution. Sa oxidizing solution, kunin niyo yung 12% kasi mas mataas na percent, mas maglalight siya. So, ayan, isang solution para sa dalawang hair color. Okay na po. Malinaw tayo, ah. Ayan siya. 00 dust. Dalawang color and isang solution. Tapos, ayun lang. Wala naman masyadong gamit na kailangan. Wala ko ng container. Marami kami nito. Tapos, old toothbrush. And then, supply. Tapos, shock-shock pagtapos na para nakaan. Tapos, eto, old towel para hindi mamansyahan yung Barbie kong ta. Ayan. So, gawin na natin. Ito pa yung isang question dun sa nauna kong vlog. Kapag first application mo lang, ang gagawin mo is, pag magkukulay ka, dito muna, yung buong buhok muna. Except yung pinaka-roots. So, pag mag-a-apply ka ng hair color sa buhok mo, iwan ka ng 1 to 2 inches. So, lahat muna yan. Lahat muna yan. Pwera itong top. Kasi kapag inuna mo to, alam mo yung minsan may nakikita tayo pag bago kulay, ang tingkad dito, tapos dito eh, fade, hindi pantay. Yun yung mangyayari doon. Kapag ano lang to ha, para sa mga first application lang to. Pero kung katulad naman kita na roots na lang yung problem, yun yung uunahin natin. I-apply roots and then pababa. So again ha, pag retouch na lang kayo, roots muna yung uunahin and then pababa. Pero pag first application nyo, ito muna, saka yung sa taas para hindi yung ito yung matingkad. Okay? Anyway, anyway, naka-indicate naman yung instruction na yan dito sa Bremod kung Bremod yung bibilin nyo. Pero I think sa mga ibang brands, meron din naman siguro. So, ayan, let's start. Ihalo ko lang yung color and solution dito sa aking lagyanan. So, ito na yung finished product ng minix natin na 2 colors and 1 solution. Tapos, i-apply ko na lang siya. Nahihiling na tayo again. Nililinaw ko, paulit-ulit ako ah. Kasi marami na naman magko-comment siya. Again, ulit ko, tayo ay for retouch na lang. So, unahin natin yung roots. And then, baba.
saka yung baba. Para kasing kulay lang siya. Uy, huwag niyong gagawin doon ng walang gloves sa ako. Hindi lang ako nakabili kasi, naku, naghahabol ako sa oras. Pero kayo bumili kayo ng gloves. Yun dito kung makulay, oh, diba? Yan lang yung susundin natin. Kaya dito ako nagpo-focus sa roots. Okay na, lahat sobrang detailed, ah. Baka marami pa kayong questions dyan, ah. Baka i-dislike nyo pa to, ah. I think para sa akin, mas madaling mag-DIY, mas madaling mag-isang gawin tong pag nagre-retouch ka lang kaysa yung unang application. Kasi ito, nag-upisa ka sa roots eh. Ang dali lang i-apply niyan eh. Pero kapag first application mo, di ba, nag-ano pa, tapos mag-iiwan ka ng ano. Ang hirap makita na, may puwang pa ba o gano'n pa ano. Gets nyo, di ba? So, para sa akin, mas madaling gawin to. So, mag-DIY pag retouch na lang. So guys, ayan na. Ito na yung final result ng ating ginawang DIY hair dye. Diba? Ang ganda! Wow! Resulta niya, nag-light na siya agad. Mas magla-light pa to bukas. At pag kinurl-curl mo siya, mas aangat yung kulay niya. Pero ngayon, so far, gusto ko yung result niya. Never ako binigo ng Bremod talaga. Ayan, ganyan lang yung palagi ginagawa ko sa buho ko pag nagkukulay ako. Kung ano yung nakita niyo procedure na pinakita ko sa inyo, ganun lang palagi ginagawa ko. Diba? Napaka-simple and napaka-affordable. Hindi mo na kailangan lumabas. At given sa situation natin ngayon, kahit anong gusto natin mag-pamper sa labas, eh, mahirapan nga lumabas and delikado. So, much better na dito na lang tayo sa bahay magpa-beauty. Ayan, affordable. Caring-caring naman, diba? And kung meron pa kayong further questions, just leave it on the comment section and I'll try to answer that hanggat kaya kong masagot. So ayun lang, that's it for today and thank you so much guys for watching. Sana this time nalinawan na kayo sa lahat ng mga naging katanungan nyo on my first video. Ayan, thank you so much again for watching. Please subscribe!